Anim sa sampung namamatay sa COVID-19 ay mga senior citizen o yung edad anim na po pataas batay sa isang pag-aaral. Bukod sa pagsunod sa health protocols, makakapagbigay sana ng dagdag proteksyon ang bakuna. Pero hinihintay munang matapos ang mga healthcare worker bago isunod ang mga senior citizen. May live report si Katrina Son. Katrina, kailan ba tinatayang magsisimula yung pagbabakuna naman sa ating mga senior citizens? Ato, Maki, nabakunahan na nga ng bakuna ng AstraZeneca yung mga healthcare worker na senior citizen. Yung ibang mga nasa edad 6 na po naman pataas ay isusunod daw na mababakunahan kapag nabakunahan na nga lahat ng healthcare worker. Kanina nakapanayam nga natin si Aling Mary at kanyang ikwinento sa atin na talaga naman na doble daw yung kanyang pag-iingat na ginagawa ngayon dahil alam niya na sa edad niya na 65 years old ay mas mabilis daw siyang mahawa ng COVID-19. Basta pag lumabas na ako ng bahay, nakamask na ako. Minsan nga, hindi ko na tinatanggal hanggang umaga eh. Siyempre, pagka inubo ka o sinipon ka, kahit hindi COVID, ihahalo ko nila sa COVID. Pag natapos natin ang healthcare workers, sunod natin ang seniors. Ang una natin dito ay ang mga healthcare workers dahil ayaw naman natin na sila magkasakit. Sila muna dapat batay sa prioritization. Ayon sa ating Food and Drug Administration, pwede pa ang bakuna ng Sinovac dahil kulang pa ang datos kung ligtas ito para sa mga edad 6 na po pataas. Hanggat hindi nababakunahan ang mga senior citizen, malaking banta ang COVID-19 sa kanilang kalusugan. Sa pagsusuri ng GMA News Research, sa datos ng Department of Health, pinakamarami sa mga namamatay sa COVID ay mga senior citizen. 63% o 6 sa bawat 10 namamatay nasa edad 6 na po pataas. Tumatanda na ang katawan, pati ang immune system. Kung hindi pa bakunahan, mas mahirap silang mag-recover. Katrina, alam naman natin na hindi garantiya na hindi ka na mai-infect kapag ikaw ay nabakunahan na. Pero pagdating sa senior citizens, ano ba yung mga risk na kanilang nararanasan kahit sila ay nabakunahan na? Hindi ito absolute protection mula sa COVID-19. Nako Atom, alam mo ano, kahit nabakunahan ka na daw ng para nga sa COVID, ay kailangan pa rin daw mag-ingat ng mga senior citizen dahil sabi rin sa atin nung nakapanayam natin na doktor kanina, ay maaari pa rin mahawang muli o ma-reinfect ng COVID-19 yung mga senior citizen. Atom, doon nga sa pag-aaral ano ng Research Institute sa Denmark na lumabas sa The Lancet Medical Journal, nakita na 47% lang sa may edad 65 pataas ang may proteksyon sa COVID-19 reinfection. Lubhang mababa kumpara sa 80% protection sa mga mas nakakabata. Ayon sa doktor na nakausap namin, bukod sa reinfection ng COVID-19, mas madali raw talagang mahawa sa iba pang sakit ang mga may edad 65 pataas. At kapag tinamaan ng COVID, mas malala rin daw ang nagiging epekto sa kanila. Since these elderly people, mas mahina na ang resistensya nila at may comorbid conditions at saka may mga underlying conditions like cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, chronic respiratory illnesses, mas prone sila. Sila rin yung population na pwedeng magkaroon ng severe manifestations of COVID-19. Ano yung mga severe manifestations? Pwede silang mamatay. 23-fold ang risk nila na mamatay. Pwedeng humaba lalo ang hospitalization at pwede silang mahirapan huminga. Payo ni Dr. Lin at ng Department of Health, huwag na muna lumabas ng bahay ang senior citizens. Kailangan din daw isa puso ang health protocols tulad ng pagsusuot ng mask, face shield at paghuhugas ng kamay. Ngunit mahirap daw ito para sa ilan na kailangan pa rin kumita ngayong pandemya dahil wala namang natatanggap na ayuda. Kaso po kung nalang sa bahay ako, baka doon ako magkasakit kasi wala akong makain. Wala namang dumating sa akin na ayuda. Ngayon, may mga apo pa ako nga binabuhay ko. Kaya lumabas na lang ako. Pero yung Ato, Maki, yan nga yung sinabi sa atin nung ilan ng mga nakapanayam natin na senior citizen. Pero sabi rin nila na kahit lumalabas daw sila ay nagdo-doble ingat naman daw sila. Ato, Maki?
Maraming salamat, Katrina Son.